pinicturan mo siya ng pasikreto, tapos nag-flash yung phone mo, oh my God, which is very embarrassing. Nakakahiya. What's up mga katopsicals? Welcome back to Kimmy's Adventure Time, and I'm your host, Kimmy Takahashi, and you can call me Kim for sure. So today is another review naman yung gagawin natin mga kapopsicles. So habang hinihintay ko pa yung isang order na in-order ko sa Shopee, is ito muna yung i-review kong item na to. Actually, binili ko din siya sa Shopee at matagal na po siya dito sa bahay na to at ginagamit ko na po siya. It's been 1 year na po. So hindi ko pa siya nagawa ng review kasi hindi pa ako nagsisimulang mag-vlog nun. So ito po yung i-review ko sa inyo mga kapopsicles. Ito po yung pen. Ayan. So, hindi po siya ordinaryong pen mga kapopsicles. Isa po siyang spy camera pen. Yes. Tama yung narinig nyo. Spy camera pen. So, may apat na major features yung kaya niya gawin mga kapopsicles. First one, of course, pwede mo siyang gawing ball pen kasi yun talaga yung design niya. Ayan. And the second one is pwede niyo po siyang gawing camera. Yes, pang picture. For example, may crush ka, saka gusto mo siyang picturean, kaya lang nahihiya ka, baka mahalata kasi may phone kang gamit. Kasi minsan, kasi napapahamak tayo dito sa phone, di ba? Especially, pinicturean mo siya ng pasikreto, tapos nag-flash yung phone mo, oh my God, which is very embarrassing. Nakakahiya. Ayun. So the third one is, pwede niyo po siyang gawing pang video camera din. Yes, pwede nyo po siyang gawin pang video camera. At ang nagandaan ko dito, ayos, hindi siya magpa-flash. Like for example, mag-video ka sa isang tao. Yan. Yan. So hindi po siya hahalata na binibidyohan nyo po yung tao na yun. So, and the fourth one na major features niya is pwede nyo po siyang gawin pang audio recording. So yun po yung apat na major features na kaya niyang gawin. Like for example, yung audio, magamit niyo yan sa mga like mga private conversation, di ba? Like for example, if may nalaman kang something secret tapos gusto mong i-record, then yun, pwede niyo po siyang gawin. Pwede niyo po siyang buksan mga kapopsicles. Yung style niya, if bubuksan niyo po siya, ayan po. So, yung charger niya po, as you can see, dyan po yung saksakan ng charger niya. At ito po yung charger niya mga kapopsicles. Hindi po siya kagaya ng charger ng ating mga smartphone. So ito po yung design or style ng kanyang charger mga kapopsicles. Parang square na, parang charger ng sinang unang phone. Tsaka mga speaker noon. Yan yung charger niya. Yan. So dito naman sa pen na to. Ayan. So, ito po yung lalagyan ng memory card. Ito po. Ayan. So, ito po yung memory card ko. So, ito po yung lalagyan ng memory card. At yung sa baba naman is, yun po yung lalagyan ng charger. O, dyan nyo po ipa-plug in yung charger nyo. So, ipapakita ko po sa inyo yung mga features niya. Yung iba't ibang features niya. Kung paano siya gamitin. Or paano siya i-manipulate. So, let's continue. Ang style po dito para, for example, if you want to record something, is ito po yung switch niya, itong nasa itaas. I-long press mo lang po yan or press on hold ng 3 seconds until such time na maging green po siya dito. Ayan, naging green po siya. So, ito pong dito is yun po yung, dyan nyo po malalaman if naka-on po siya. If pag green po yung nakikita nyo. So, dito naman sa likod, ito, yung sabitan ng damit natin. Ito po yung camera niya, mga kapopsicles. Ayan po. Ayan. Ayan po yung camera niya. Ang style po dito para mag-take ng pictures, habang naka-green pa siya, is one click lang po. Ayan. So, which means, napicturan niya na po ako. So, ang style naman po dito, gusto nyo mag-take ng video is you're going to long press again, mga 3 seconds. If mag-blink po siya ng 3 or 2 beses,
Yun, nagre-record na po siya ng video ko. So, let's try. Ayan. So, nag-blink po siya ng tatlong beses. So, nire-record niya na po yung sinasabi ko. Ayan. So, tinuon ko po yung camera sa phone ko. Ayan po. So, nagre-record na po siya. So, pwede na po kayong mag-record sa paligid nyo or pwede nyo pong i-record si crush nyo. Wow! Na hindi niya nalalaman na binibidyuhan nyo siya. At ang gagawin nyo lang po para ma-stop yung recording is i-press mo lang to once. Yan. So, bumalik na po siya sa green. Ayan po. So, yung pang-apat na features, yung sabi ko sa inyo, yung pwede nyo po siyang gawin pang audio recording, ang gagawin nyo lang po dito is you're going to press twice dito sa button niya. If mag-red yun ng tatlong beses or mag-blink ng tatlong beses na color red is nag-audio recording na po siya. Example, ito. 1, 2. Yan. So, which means na record na po siya ng ating audio. So, nire-record niya po yung malahat ng mga sinasabi ko dito. So, audio lang po yung gumagana dito, mga kapopsicles. Hindi na po gumagana yung camera. Kasi, twice po natin siyang pinindot. Ayan. So, ang style niyo lang po para ma-stop din yung recording is the same din. Mag-press kayo ng once dito sa power. Ayan. So, ang style nyo lang po dito rin para i-turn off nyo po siya is ilong press nyo lang po siya until such time na ma-off yung or ma-turn off yung kulay green. Ayan, kagaya din po siya ng pagre-recording. Pero, hindi po siya audio recording kasi po nilong press nyo po siya. Hindi nyo po siya pinindot ng twice na pagpindot. Ayan. So, ipapakita ko po sa inyo mga kapopsicles, magre-record po ako using this one sa labas ng video at saka mag-take din ako ng pictures. So, kayo namang husga if maganda yung quality niya or hindi. So, switch na tayo yung camera dito sa pen na to. Lags nyo mga kapopsicles. So, yeah, ito po yung ginagamit ko ngayong camera or video camera. Ito po yung my camera pen. So, kayo na pong bahala if somehow clear ba yung boses ko dyan or maganda ba yung quality ng video. Ayan po. So, hindi ko po natatansya if tama po yung mukha ko sa camera kasi po wala po siyang screen bigay ng mga camera. Ng mga phone at saka yung DSLR na may screen siya. Hindi po naman is hindi ko alam. So, kaya na pumangos siya. Ayan po. Hello, mic test. So, ito po yung boses ko, mga kapopsicles. If ginagamit ko po yung spy camera pen. So, kayo na pong bahala manghusga if clear po yung boses ko dito sa item na to. Yun na naman at maraming salamat. So, yun mga kapopsicles. Yun po yung mga iba't ibang features ng camera spy pen na to. So, kayo na pong bahala if maganda po yung quality niya. Actually po, nabili ko po siya sa Shopee ng mga 340 lang noong last year. Hindi ko alam if magkano na yung price niya ngayon. Yun. So, ginagamit ko po siya if mag-meet up ako ng isang tao. Tapos, in person, tapos first time ko lang siyang i-meet up. Yun. So, ginagamit ko po siya. Nilalagay ko po siya dito. And, yeah, marami na po akong nagamitan nito. Marami na po akong na-save ng mga pictures, mga videos ng tao dito. Don't get me wrong, hindi ko po siya ina-upload sa Facebook para pagtawanan. Yung wala lang, gusto ko na mag-trip. Yun. Ang style ko dito mga kapopsicles, if gusto nyo pong tingnan yung mga videos nyo dito or mga pictures, audio na na-save nyo na,
or na-record nyo na dito, buksan nyo lang po siya. Tapos, if meron kayong, ang tawag ba doon? Card reader. Yes. If meron kayong card reader, mga kapapsicles, tanggalin nyo lang yung memory card. Tapos, ilagay nyo lang po siya sa card reader. I-insert nyo lang po siya. And then, tuyo nyo po siya. Ilagay dito sa phone nyo. Tapos, yan, pwede nyo natin siyang panoorin. Ayan o, ayan yung video. So, but still... Ito yan. So, if gusto niyo pong bumili ng ganitong pen, like, for example, if gusto nyo mag-trip lang or kung ano yung trip nyo sa buhay, so pwede nyo po siyang bilhin sa Shopee. Mas advice ko po na bilhin nyo po siya sa Shopee. Mas less po yung price niya kasi sa Lazada. Yan. So before po kayong bumili nito, make sure din yung mga reviews. Dapat tingnan nyo rin kasi meron kasing iba nagbebenta na nung hindi legit pagdating sa kanila is sira yung item. Yun. Kala ko nga sira siya eh, pero hindi pala. Thank God. Kasi hindi siya sira. Alright, so nagagamit ko po siya ng 1 hour. Yun. So, and nat-charge ko po siya ng mga 30 minutes lang or 15 minutes minsan. Depende sa charger na ginagamit ko. So, yun na naman mga ka-popsicles. Thank you so much for watching. If you like this video, please don't forget to like and subscribe so that parating yung updated sa lahat ng mga videos na ina-upload ko. So, hindi lang po mga unboxing and review yung ginagawa ko. Gumagawa din po ako ng mga traveling vlogs with my friends. Yun. So, once again, my name is Kimi Takahashi. God bless you all. Please keep safe kayo always. And see you again for my next video. Ingat kayo lahat. Bye-bye!